Hello at welcome sa Jules TV official channel. Now sit back, relax and enjoy the movie. Ang palabas natin ngayon ay pinamagatang The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring. Labing siyam na makapangyarihang singsing ang nilikha. Tatlo ang ibinigay sa mga elf na immortal at matatalino. Pito ang sa mga dwarf lord na nagmimina at nangangalaga sa bulubunduking lugar. At ang siyam ay ibinigay sa mga hari na higit sa lahat ay naghahangad ng kapangyarihan para pamunuan ang kanika nilang nasasakupan. Ngunit lahat sila ay nalinlang dahil may isa pang singsing ang nilikha na mas makapangyarihan sa lahat. Ito ay ang singsing ng Dark Lord na si Sauron na kayang kontrolin ang lahat ng singsing para maisakatuparan niya ang masamang hangarin at sakupin ang Middle-earth. Sinimulan ng Dark Lord na sakupin ang Middle-earth. Sa lupain ng Mordor sa ibaba ng Mount Doom, nagsama-sama ang mga sundalo at duwende para labanan ang mga sundalong orc ni Sauron. Halos maabot na nila ang tagumpay ngunit ang kapangyarihan ng singsing ay hindi kayang tapatan. Madali silang nalupig ni Sauron hanggang sa mapatay ang hari ng Gondor. Kinuha ng anak ng hari na si Isildur ang espada ng ama at nagawang maputol ang mga daliri ni Sauron na nagresulta sa pagkatalo at pagiging espiritu nito kasama ng mga orc. Kinuha ni Isildur ang singsing. Kasama ang isang elf na si Eldor, na pagpasyahan nilang sunugin ito sa Mount Doom ngunit nagbago ang isip ni Isildur at inangkin ito. Di nagtagal, isang grupo ang tinambangan si Isildur kasama ng mga kawal niya. Napatay silang lahat at nawala ang singsing sa kailaliman ng ilog at nanatili roon ng 2,500 years. Isang araw, napasakamay ito ni Gollum na nagbigay sa kanya ng mahabang buhay. Iningatan niya ito ng limang siglo, di nagtagal ay naiwala niya ito at napulot naman ng isang hobbit na si Bilbo Baggins. Itinago ni Bilbo ito, na walang kaalam-alam kung saan nagmula at anong meron sa singsing. Makalipas ang 60 taon, ipinagdiwang ni Bilbo ang kanyang 111 na kaarawan sa Shire. Muli silang nagkasama ng matagal niya ng kaibigan na wizard na si Gandalf the Grey. Umalis si Bilbo sa Shire para sa kanyang huling pakikipagsapalaran, iniwan niya ang kanyang mana sa pamangkin na si Frodo. Nahirapan siyang iwanan ang singsing dahil may bumubulong sa kanya na sa kanya lang ito. Sa payo ni Gandalf, pumayag siyang iwanan ang singsing kay Frodo. Inimbestigahan ni Gandalf ang singsing, natuklasan niya ang tunay na pinagmulan nito. Nalaman niya na si Gollum ay nahuli at pinahirapan ng mga orc ni Sauron. Nagsabi ito ng salitang Shire at Baggins habang tino-torture. Bumalik si Gandalf at ipinaalam kay Frodo ang tungkol sa singsing. Pinayuhan niya si Frodo na umalis sa Shire. Narinig ni Sam ang tungkol sa singsing kaya't pinasama na rin siyang lumisan ng Shire patungong Bree. Nagtungo si Gandalf sa Isengard upang makipagkita sa puting wizard na si Saruman, ngunit natuklasan niyang nakipag-alyansa na ito sa Dark Lord na si Sauron, na nagpadala ng kanyang siyam na undead na Nazgul upang hanapin si Frodo. Di pa man nakakalayo, nakasama nila ang kapwa nila Hobbit na si Merry at Pippin. Ilang saglit pa ay may paparating na Nazgul, mabilis silang tumakbo at naiwasan ang mga ito. Dumating sila sa Bree kung saan sila magkikita ni Gandalf. Gayunpaman, di na dumating ito dahil ikinulong ng kapwa niya wizard na si Saruman. Ang mga hobbit ay kinukop ng isang ranger na nagngangalang Strider. Ilang saglit pa, nasundan sila ng mga Nazgul na pinagsasaksak ang ginawa ni Strider na decoy. Nangakong sasamahan sila nito sa Rivendell. Samantala, inutos ni Sauron kay Saruman na magparami ng sundalo at sandata habang si Gandalf naman ay nakakulong sa taas ng Isengard Tower. Nagpalipas sila ng gabi sa abandonadong templo. Dahil sa apoy na ginamit sa pagluluto, madali silang natunto ng mga Nazgul. Nasaksak siya ng isang Nazgul gamit ang Morgul Blade bago pa man dumating si Strider. Nagawang masunog nito at maitaboy ang mga undead tapos ay agad niyang itinakbo si Frodo sa gubat kung saan may bulaklak na magpapabagal ng pagkalat ng lason sa katawan nito. Natagpuan sila ni Arwen na isang elf at pinakamamahal ni Strider. Sinabi nito na mamamatay si Frodo pag hindi nalunasan ang sugat na natamo. Agad na dinala ni Arwen ang nag-aagaw buhay na si Frodo. Sa daanan, hinabol sila ng mga Nazgul. Gayunpaman, nakatawag siya ng malaking alon kaya't natangay ng baha ang mga ito. Nadala niya si Frodo sa Rivendell kung saan nagamot siya ng ama ni Arwen. Sa wakas ay nagkita na rin si Frodo at Gandalf na nakataka sa Isengard sakay ng isang higanteng agila. Nagkita na rin sila ng mga kaibigan at ang tsuhin niyang si Bilbo Baggins na doon na piniling manirahan. Noong gabing iyon, muling nagkita si Strider at Arwen, pinatunayan nila ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Sa pagharap sa banta ni na Dark Lord Sauron at Saruman, nagpa siya ang ama ni Arwen na si Lord Elrond na hindi pwedeng manatili ang singsing sa Rivendell. Nagpatawag si Lord Elrond ng pagpupulong ng konseho ng mga elf, dwarf at kalalakihan na dinaluhan din ni na Frodo at Gandalf.
Nagpa siya sila na sirain ang singsing sa pamamagitan ng paghulog nito sa apoy ng Mount Doom. Sa lakas ng kapangyarihan ng singsing, walang sino man ang nagtitiwala sa sino mang pinuno na humawak dito. Dahil ang sino man ang humawak ng singsing ay nahihikayat na gamitin ang taglay nitong kapangyarihan sa kasamaan. Para matigil na ang pagtatalo, nag-volunteer si Frodo na siya na lang ang magdadala nito. Sinamahan siya ni Gandalf, Sam, Merry, Pippin, Elf Legolas, Dwarf Gimli, Boromir ng Gondor at Strider na nagngangalang Aragorn na tagapagmana pala ni Isildur at ang nararapat na hari ng Gondor. Sila ang tinawag na Fellowship of the Ring. Bago umalis, binigay ni Bilbo ang kanyang espada na kung tawagin ay sting at isang chainmail shirt na gawa sa mithril. Parang may nagtutulak kay Bilbo na kuhanin ang singsing nang makita ito. Ngunit natauhan din agad at humingi ng tawad sa pamangkin. Nagsimulang maglakbay ang Fellowship of the Ring patungong Gap of Rohan. Natuklasan ni Gandalf na binabantayan ito ng mga espiyan ni Saruman kaya't napilitan silang dumaan sa nagyeyelong bundok ng Carades. Gayunpaman, nalaman ito ni Saruman kaya't nagpatawag ito ng bagyo at napilitan silang maglakbay sa Mines of Moria. Matapos nilang makapasok sa pinto ng kuweba at makita ang mga patay na dwarfs ng Moria, inatake sila ng higanteng pugita. Nahila nito si Frodo ngunit naibalik din tapos ay gumuho ang pinto pagpasok nila ng kuweba. Patuloy nilang banaybay ang loob ng minahan. Nakita ni Frodo si Gollum na sinabi ni Gandalf na matagal nang nakasunod sa kanila. Ilang saglit pa, di sinasadyang nahulog sa balon ang bagay na ginalaw ni Pippin. Di nagtagal ay inatake sila ng mga orc at isang cave troll. Nalupig nila ang mga orc. Nahirapan sila sa higanteng cave troll na nasaksak si Frodo, ngunit sa huli ay napatay nila ito. Sa tulong ng suot ni Frodo na damit na gawa sa mithril, di tumagos ang patalim. Maya-maya lang ay napaligiran sila ng libo-libong orc ngunit nagpulasan ang mga ito nang dumating si Balrog na nakatira sa minahan. Tumakbo sila para takasan si Balrog, dinaanan nila ang makipot at delikadong pababang daan. Nang abutan sila ni Balrog sa posteng tulay, hinarap ito ni Gandalf at ginamit ang kapangyarihan para mawasak ang daanan kaya't nahulog ito. Sa kasamaang palad, nahila ni Balrog si Gandalf pababa sa kadiliman. Halos madurog ang puso ng lahat sa pagkawala ni Gandalf. Minadali sila ni Aragorn na marating ang Lothlorien bago pa sila abutan ng mga orc pagdilim. Sa dinaan ng gubat, hinarang sila ng mga elf at sinabing hindi sila pwedeng dumaan dahil sa dala ni Frodo na kapahamakan. Nakiusap si Aragorn sa leader na elf at ipinaliwanag ang pakay nila, sa huli ay pumayag na rin ito na patuloyin sila. Narating nila ang Lothlorien na pinamumunuan ng elf queen na si Galadriel, na nagsabi kay Frodo na siya lamang ang makakapagdala ng singsing sa Mount Doom, at isa sa kanyang kasama ay magtatangkang kuhanin ang singsing. Samantala, nilikha ni Saruman ang hukbo ng Uruk-hai para hanapin at patayin ang Fellowship of the Ring. Bago umalis ng Lothlorien, isa-isa silang binigyan ng reyna ng sandata at proteksyon para sa haharaping pagsubok. Ang Fellowship ay naglakbay sa ilog patungo sa Parth Galen. Habang nagagala si Frodo, sinundan siya ni Boromir na sinubukang kuhanin ang singsing gaya ng hula ni Queen Galadriel. Sinundan sila ng isang hukbo ng Uruk-hai at tinambangan. Hinarap nila ang mga ito hanggang sa tamaan ng palaso si Boromir ng ilang beses at nabihag si Merry at Pippin. Tutuluyan na ng leader ng Uruk-hai si Boromir nang biglang dumating si Aragorn at nilabanan ito, na sa huli ay napugutan niya ng ulo. Tapos ay nangako siya kay Boromir na tutulungan ang Gondor laban sa mga mananakop nito. Sa takot na matukso ng singsing ang mga kasama niya sa Fellowship of the Ring, nagpa siya si Frodo na maglakbay sa ilog mag-isa patungong Mordor. Gayunpaman, hinabol siya ni Sam na hindi marunong lumangoy, pinayagan niya rin ito na sumama, ipinaalaala sa kanya ng kaibigan ang pangako kay Gandalf na poprotektahan siya. Sinabi ni Aragorn na wala na sa kanilang kamay ang kapalaran ni Frodo kaya't nagdesisyon sila na iligtas ang nabihag na magpinsan na si Merry at Pippin. Binaba ni na Frodo at Sam ang mountain pass ng Emon Mul, na daanan patungong Mordor. Abangan niyo po ang part 2 ng The Lord of the Rings, The Two Towers sa susunod na upload.